Bakit nakalaya pansamantala si Leyla de Lima? Dahil mahina ang ebidensya ng prosecution laban kay Leyla de Lima. And this is vindication. And I will further work for complete vindication because hindi pa natapos itong kaso na to. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. So in due time, because that's vindication. Kasi maraming napaniwala noon. So this is my opportunity. Because, you know, they destroyed my life. And that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name. And vindication, complete vindication, is the key. Napakinggan po ninyo, sabi po ni dating Senador Leyla de Lima, gagawin niya ang lahat para po malinis ang kanyang pangalan. Alam niyo kung sino naman po ang tinutukoy niya sa mga nasa likod ng kaso na ito. Siyempre, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang paniniwala nitong si Leyla de Lima na kaya po siya nakulong ng 2,454 days to be exact ayon po sa kanya ay dahil po naging critics po siya nito pong si Rodrigo Duterte. Sa tingin nyo mga tol, meron po bang pinaghuhugutan ito pong si Leyla de Lima sa kanyang naging karanasan sa loob po ng 6 na taon diyan po sa bilangguan sa Camp Crame, Quezon City? Ano ba sa tingin ninyo? Kayo ba ay naniniwala na siya ay walang kasalanan? O mas naniniwala po kayo na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tama ang ibinibintang dito po kay Leyla de Lima o yung kanyang administrasyon noong panahon niya ang mga kasong isinampa dito kay Leyla de Lima ay makatotohanan? After all, yan ay labanan ngayon ng kampo sa pagitan po nitong si Leyla de Lima at saka nitong ating gobyerno, kasi hindi naman si Rodrigo Duterte talaga ang legal na nakafront diyan, kundi ang ating gobyerno, ang prosecution. At ito ngayon sa parte ng prosecution medyo tagilid, kasi bakit? Unang-una, yung dalawang kaso na naisampa dito kay Leyla de Lima ay dismiss na po ito ng korte. Wala na po itong pag-asa pang mabuhay pa sapagkat malalabag po nito yung karapatan nito pong si de Lima against double jeopardy. Ang natitira na lamang na kaso nitong si de Lima ay yung ikatlong isinampa sa kanya na paglabag syempre sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act. At dahil po doon, patuloy na nakulong ito pong si Leyla de Lima sa loob po ng 2,454 na araw until yesterday nang ang kanilang motion for reconsideration sa kanilang petition for bail ay naresolba pabor para po sa kampo ni de Lima. Kaya naman sa ngayon, pansamantala na pong nakakalaya ito pong si Leyla de Lima sa kanyang kasong kinakaharap diyan po sa Muntinlupa City Regional Trial Court. Isa ngayon sa malaking katanungan din sa ating mga observer, ano ang maaaring mangyari partikular sa kaso nitong si Leyla de Lima at saka sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pero syempre, bagamat hindi po tayo party diyan po sa kasong kinakaharap ni de Lima, iiwasan din po nating magtalakay ng mga merito ng kaso. Ang sa atin lamang, nakapagpiansa si de Lima dahil ito po ay kanyang karapatan. Syempre, nakalagay po kasi sa ating konstitusyon ang presumptions of innocence. Hanggat hindi ka napapatunayang may kasalanan, pwede ka pong magpiansa. Nakalagay din po yan sa ating konstitusyon. Maliban na lamang kung ang kasong kinakaharap mo ay may kaparusahan ng pagkakakulong ng life imprisonment o reclusion perpetua. At
kung ang ebidensya ay malakas, hindi ka makakapagpiyansa. Ito pong kinakaharap na kaso ni De Lima, meron po itong kaparusahan na life imprisonment. Ngunit, nag-fail ang prosecution na patunayan na malakas po ang kanilang ebidensya laban po dito kay Leyla De Lima. Kaya pumabor po ang desisyon ng korte para po i-grant ang pansamantalang kalayaan nitong si De Lima. Ano ang maaaring maging epekto nito sa kaso? Pagka ganyan kasi ang pinag-uusapan, parang kinalaunan, madidismiss po iyan. Ano? Alam nyo, hindi naman natin pinag-uusapan yung merito ng kaso. Ito naman ay available sa publiko. Hindi maikakaila na ang mga witness po ng ating gobyerno laban po kay dito kay Leyla De Lima ay nagsipagbawi na ng kanilang mga pahayag o testimonya. At sinasabi pa ng mga ito na sila po ay napilit lamang, napwersa lamang. Kaya napilitan po silang magbigay ng pahayag o testimonya laban po kay De Lima. Kapag wala na po ang mga testigo na ito, isang malaking dagok po iyan sa prosecution at maaari pong mauwi ito doon po sa tinatawag na pag-aalinlangan ng korte. Kasi sa criminal prosecution, mga tol, kinakailangan na ang guilt ng akusado ay mapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan. Kapag nagkaroon po ng kahit kakaunting pag-aalinlangan, ang bigat po ng katarungan ay papabor sa akusado. At ito po ay mauuwi sa pagkaka-acquit niya sa kaso. Ngayon, kaliwat kanan na ang pagpapa-interview nito pong si Leyla De Lima. Hindi tayo nagkamali sa ating mga naiisip na ito ay gagamitin ngayon ng kampo ni Leyla De Lima, particular niya, na maipahayag yung kanyang mga saloobin. Siyempre, abogado po siya nang hindi naman lumalabag doon po sa sub judice rule. Ang sub judice rule po, mga tol, hindi po ako isang abogado, pero kailangan po natin maipaliwanag ito sa ating mga manunood bilang dapat kasi kapag kami mga terminong ginagamit ang mga nagpapahayag sa harapan ng publiko, nauunawaan din po ito ng publiko. O sa perspektibo na lamang ng isang criminologist, kasi ako po ay isang criminologist, kapag sinabi pong sub judice rule, ito po yung pamantayan na dapat sundin ng mga parties involved sa isang dispute. Katulad po ng kriminal na kaso, hindi sila pwedeng magsalita sa merito ng kaso dahil maaari po itong maka-impluensya sa magiging desisyon po ng korte. At kapag nilabag po nila ang sub judice rule, maaari po silang ma-contempt ng korte at mabigyan po ng sapat na kaparusahan. Kaya ina-expect po natin sa mga pagsasalita nitong si De Lima, hindi po siya tatalakay sa kanyang kaso. Pero ang ina-expect din po natin, malamang sa malamang, baka maya't maya niyang mababanatan ngayon itong si Rodrigo Duterte. Dahil ang paniniwala niya, si Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit po siya nakulong ng mahigit po sa 6 na taon. Kanina lamang, meron pong interview, itong si ambush interview. Ito pong si Leyla De Lima, nang siya po ay pumunta yata sa Manawag, ano, church. Sabagay, nakalagay naman po dito sa balita, De Lima nagsimba sa Manawag Church. Unahin po nating panoorin ang 3 minuto na ito na ambush interview ng media dito po kay dating Senador Leyla De Lima. Kasi, you know, before my incarceration, I used to come here about twice a month, every other Sunday, and this is my important commitment. I think it started about 2012, and I was the Justice Secretary. Nagsisimpa talaga ako dito, so devotee ako. Para sa kampo ni De Lima, ito ay God's providence. Ano, divine intervention daw po ito sa hindi magandang ginawa ng Duterte regime, partikular sa kanyang mga kritiko. Isa po rito ang outspoken noon na si Leyla De Lima. Para sa kanila, vindication po ito na wala po siyang kasalanan at
she will work hard, ika nga niya, para po panagutin ang mga taong nasa likod ng pagkakakulong niya sa loob po ng 6 na taon. Pero siyempre, sa mga ayaw po dito kay De Lima, mga supporter partikular ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito daw po ay isang simbolo ng pagbabalik ng mga oligarkiya. Pagbabalik ng walang katarungan sa ating bansa. Pero parang ang hirap kasi paniwalaan eh, na pagbabalik ng oligarkiya. Dahil sa panahon ni Duterte, mga mayayaman pa rin naman ang kadalasang nabibigyan ng proteksyon sa kanyang administrasyon. In fact, sa war on drugs nga na isinagawa ng Duterte administration, karamihan sa mga naging biktima ng war on drugs ay mga mahihirap. Libo-libong mga mahihirap ang napaslang sa kaliwat kanang police operations at mga extrajudicial killings. Pero bilang na bilang po natin ang mga mayayaman na na-involved sa droga at napakulong o napatay. Merong mga napatay, katulad po ng mga mayor sa Usamis, sa Albuera Leyte yata yun, ano? Yung mga Espinosa at iba pang mga personalidad. Pero hindi rin maikakaila na meron pong isang drug lord na identified ng Philippine Drug Enforcement Agency sa panahon po ni Rodrigo Duterte ay mistulang naglahong parang bula dito po sa Pilipinas. Ito po ang sinasabing kumpare ni Rodrigo Duterte na si Peter Lim. At iba pang mga sirkumstansya, katulad po ng pagkakahuli ng illegal na droga ng ating Bureau of Customs sa Cavite, kung hindi tayo nagkakamali. Pero parang bigla na lamang nawala ang mga nabanggit na droga, yung nakita doon sa lifter yata na tinatawag yon. Napakaraming mga circumstances na maipapakita talaga natin na hindi naman nawala yung sinasabi nilang oligarkiya. Saka maling impression din kasi natin ito sa ating mga kapwa Pilipino na mga pinalad na mayayaman. Ang problema kasi nagpadala tayo doon sa naratibo na kapag ka mayaman, oligarch na, tapos kapag ka mahirap, inaapi po ng mga oligarkiya. Hindi po natin nakikita yung pagkakataon na itong mga tinatawag po ng mga DD sheets na mga oligarch, ito pa yung mga kapwa nating Pilipinong mayayaman na nagbibigay po ng trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Halimbawa, ang mga Ayala, ang mga Si, ang mga ang Tan, Subel, at kung sino-sino pang mga mayayaman dyan po sa publiko na may mga sarit-saring kumpanya, napakarami nito, na nagbibigay po ng hanap buhay sa ating mga kababayang Pilipino. Yon ang hindi po natin nakikita. Napaniwala po ang karamihan nitong si Rodrigo Duterte na kapag ka oligarch, masama. Kapag ka mayaman, inaapi po ang mga mahihirap. Pero sa katotohanan, hindi po ganoon ang sitwasyon. At yan ay magpapatuloy kapag ka pinabayaan lamang po natin ang mga naratibong ganyan na pinapakalat po ng mga supporter nitong si Rodrigo Duterte. Sa ngayon, naniniwala tayo na pinapairal ng kasalukuyang gobyerno ang rule of law, mahirap ka man o mayaman. At dito, isang halimbawa po ito na umiiral ang rule of law kasi hindi nag-i-interfere ang executive branch of the government sa kaso nitong si Leyla De Lima. Taliwas po ito sa pinapakalat ng mga DD sheets na kaya daw po nakakalaya itong si De Lima sa kasalukuyan ay nag-interfere daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong ganoong circumstances. Kasi ang katotohanan, the judiciary branch of the government is an independent branch of the government na hindi pa pwedeng pakialaman ng ehekutibo. Ang masakit na katotohanan, parang natali ang judiciary branch of the government sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang ang mga judge na may hawak sa samot-saring kaso na kinakaharap ng mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay natatakot na mag-decide kapag ka ito ay hindi papabor sa Duterte administration. Pero dahil nga po dito sa pangyayari na ito, na iba na ang nakasalukuyang gobyerno,
naging malaya na magdesisyon ang korte. At ayon sa korte, kaya niya pinaunlakan o paboran ang petition for bail nitong si De Lima eh dahil mahina po ang kaso laban po sa kanya. Dumako naman po tayo ngayon dito po sa interview, ang kauna-unahang interview ni Leila De Lima makatapos po siyang makulong ng 2,454 na araw sa Camp Crame, Quezon City. Pakinggan po natin ang mga mabibigat na pahayag dito nitong si De Lima. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at siyempre ng kanyang mga supporter sa mga pahayag dito nitong si Leila De Lima. Tutumbukin kasi rito mamaya ni Leila De Lima na patawarin nawa ng Diyos ito pong si Rodrigo Duterte sa kanyang mga nagawa. Alam daw po ng Diyos kung ano ang ginawa nitong si Rodrigo Duterte at kung sino ang mga taong nasa likod ng pagkakakulong nitong si Leila De Lima. Pakinggan po natin ang interview sa kanya kahapon. After 6 years, 8 months, 21 days, and this is my 2,454th day. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. But with your permission, I think some of you would want to ask questions later. But with your permission, meron po akong babasahin muna ng statement. Can I do that? Though it took too long, I never lost faith that my inevitable freedom will come. Alam niyo lahat kung gaano tayo katagal naghintay ng nagtiis, na may pananalig na ang katotohanan at totoong justisya ay magtatagumpay. But the counting of the years, the months, days, hours, minutes, seconds, the milestones in my own life, in my family's life, and in our nation's history that I have missed by being unjustly detained cannot be counted. None of those can fully express how much and how long I have longed to be able to say the words, finally, the truth has set me free. Yes, it's always the truth. It's always for the truth. And that's why I'm now set free. Wala sigurong sapat na mga salita ang lubos na makakapaglarawan sa damdamin ng isang inosenteng inapi sa kabila ng tighati at paghihirap na dulot ng pagpaluktot sa mismong batas at prosesong itinaglalaban ay patuloy na nananalig, nananampalataya at umaasa na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Every moment was a test, and every single second was a fight to rise above the sorrow, the fears, the uncertainties of the future, and even, to be honest, the temptation to be overcome by hate and vindictive thoughts. There was always that temptation. Lahat po yun nilabanan ko. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Grabe, 6 na taon yan, ano? 6 na taon ang ginugol nitong si De Lima. Ako, hindi naman ako supporter nitong si De Lima. Ano? Pero lalong hindi ako supporter nitong si Rodrigo Duterte. Kaya dito, reaksyonan lang natin kung ano yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? 6 na taon na nakulong itong si De Lima sa mga kasong inakusa sa kanya ng Duterte administration. 200 dismissed na. Ibig sabihin, hindi napatunayan ng korte na siya ay may kasalanan doon sa 2 kaso na isinampa sa kanya. At ngayon, mukhang nagbabadya na naman na madismiss po ito dahil humihina nga po yung ebidensya.
At dahil po sa kahinaan ng ebidensya na yan, nakapagpiyansa itong si Leila De Lima. May mga katanungan sa atin na ibinabato ang ating mga manunood. Nagtatanong sila, ano ba ang maaaring gawin itong si Leila De Lima sa mga taong nasa likod ng pagkakakulong niya ng 6 na taon? Eh, siyempre, ibabase lamang natin yung reaksyon natin o opinion natin sa pahayag lamang din itong si Leila De Lima. Katulad po ng sinambit na natin kanina at napakinggan po natin sa kanya, siya po ay will work hard. Yun po yung ginamit niyang salita. Ano? Para lamang linisin ang kanyang pangalan at mabigyan ng bindikasyon ang ginawa po sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ano ang maaaring maging epekto po nito sa kanyang mga kalaban? Siyempre, ang numero unong kalaban nitong si Leila De Lima ay si Rodrigo Duterte. Sa ating pangunawa, kapag ka merong mga ebidensya na maaaring tumumbok dito kay Rodrigo Duterte na nasa likod ng, ayon sa kampo ni Leila De Lima, pag-frame up sa dating senador para makasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165, masasampahan ng kaso, siyempre, itong si Rodrigo Duterte. Alam nyo po ba, ang list na pwedeng isampa, sa perspektibo ko po bilang isang criminologist, hindi po ako abogado yung incriminating innocent person. Yan po ay nakalagay sa ating revised penal code na napakababa lang naman ng kaparusahan. Pero, kapag ka ang pinoint out ng kampo ni De Lima ay ang pagtatanim ng mga ebidensya laban dito kay De Lima at maipakita nila ito nang meron pong sapat na ebidensya, magsasampa po yan ng kaso for violations ng Section 29, planting of evidence, dito po kay Rodrigo Duterte. Kung ganon yung mga circumstances na maaaring makita, at kung meron po silang mga ebidensya. At ang kaparusahan po niyan ay pagkakakulong ng life imprisonment. Ngunit, kapag ka walang ganoong sitwasyon, at sa tingin ko, ganun talaga ang mangyayari, hindi kakakitaan ng kampo ni De Lima na merong mga pagpaplanta ng ebidensya na iginawa dito po kay De Lima. Ang nakikita po natin dito, magiging maingay itong si Leila De Lima. Saan? Sa panawagan na manumbalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro po ng International Criminal Court. At alam naman po natin na yan ay hindi ngayon hawak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, ang makakapag-decide sa sirkumstansya na yan kung tayo ba ay muling lalako sa pagiging miyembro ng International Criminal Court, syempre walang iba kung hindi ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si mahal nating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi rin maikakaila na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ito namumulitika. Ito po ay nagtatrabaho lamang ng naaayon po sa itinatakda ng batas at ginagalang nirerespeto ang tinatawag na rule of law at due process. Kapag ka naging maingay ang mga kampo nitong si De Lima, coupled with evidence na di umano'y itong si Rodrigo Duterte ay sangkot sa mga marahas na pagkilos ng ating otoridad sa panahon ng kanyang pamumuno, partikular sa pakikipaglaban sa illegal na droga, baka mag-prosper yung investigations po ng ICC. At kinalaunan, ma-issuehan po ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. Lahat yan ngayon nakasalalay sa kasalukuyang gobyerno. Kaya nga, ang payo lamang natin dito sa mga DD sheets, maghulos DD kayo sa pagtira sa kasalukuyang gobyerno dahil yung kalayaan ng inyong tatay maaaring nasa kamay ng kasalukuyang administrasyon.
Natatandaan po ninyo, dati nagsalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya iniisip na bumalik pa sa ICC. At ganun din naman ang pahayag ng ating Secretary of Justice na si Boying Remulla. Pero dahil sa mga pagbabago ng sirkumstansya sa harapan po ng publiko sa kasalukuyan, nagpahayag ang Secretary of Justice na titingnan nilang muli kung meron bang mga legal na basihan at kung maaari bang ikonsidera ang pagbabalik po ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Kapag ka nangyari po yun, mas magiging madali para po sa ICC na magkaroon ng jurisdiction dito po kay Rodrigo Duterte. Kasi sa ngayon, kahit sabihin po natin na continuing ang kanilang investigation at kapag ka hindi po nakipag-cooperate ang ating gobyerno, mahihirapan pa rin po ang ICC na i-implement yung kanilang magiging desisyon sa kanilang investigasyon dito sa Pilipinas. Kasi wala naman pong police power ito pong ICC. Sila po ay nakikisuyo lamang sa mga member countries po nila. Eh hindi nga tayong miyembro, paano tayo makikipag-cooperate sa kanila? Pero kapag tayo ay naging miyembro at kinakitaan ng probable cause ng ICC ang mga reklamo, yung human rights violation laban dito kay Rodrigo Duterte, tapos ma-issuean siya ng warrant of arrest, eh mauubliga ang Pilipinas kung muli po tayong maging miyembro ng ICC na hulihin itong si Rodrigo Duterte at i-turn over po sa jurisdiction ng ICC. Yan ang mga nakikita po nating maaaring mangyari sa mga susunod na panahon. Ipupursu ng kampo nitong si Delima or even herself ang ICC dito sa Pilipinas. Baka i-encourage niya ang kanyang mga follower, significant pa rin po ang follower nitong si Leila De Lima ang bumoto dito noong nakaraang 2016 election. Kung hindi tayo nagkakamali ay 13 milyong Pilipino. Marami po yan. At sa nakatapos na halalan, ang bumoto kay Lenny Robredo ay nasa 15 milyong Pilipino. Ibig sabihin, yung 15 milyong Pilipino na yon, maaaring nasa likod ngayon nitong si Leila De Lima para ipursu ang kanilang interest na ma-prosecute ng ICC itong si Rodrigo Duterte. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Leila De Lima. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagtulusan ng taong bayan. I will never be one of them. Every second, every minute, every hour, every day, every month, and every year of the last 4,054 days was a struggle. But the one thing I can honestly say is that I never allowed myself to even entertain any regret. No regret. Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. But for the things that were, what I did, how I reacted, and my reasons for fighting for those who were victimized and cannot speak for themselves, I have no regret. As I appear before you today, 6 years, 8 months, 21 days, after I peaceably surrendered myself to the authorities, it is one of my greatest achievements in my career and in my life to say that not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. These are not just words to me. These have been my lifeline. These have been my life before, during, and after my unjust detention started. Kayo po ang aking pinaglaban. Kaya maraming salamat dahil ako rin ay inyong pinaglaban. Maraming salamat po sa mga panalangin niyo at sa walang kapagurang pananalig niyo sa katotohanan. Diyos Mabalos, mabuhay ang sambayan ng Pilipino at ang Pilipinas. Kahapon, meron pong pahayag itong si Leila De Lima, partikular sa pagpapasalamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga DD sheets
minasama po ito at tinitingnan po nila na nag-interfere daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos, kaya po nakalaya itong si Leyla de Lima. Katulad po ng sinabi natin kanina, yun po ay walang katotohanan. Pero bago po natin patuloy na reaksyonan ang mga critics ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa sinasabi nilang interference na ginawa ng Marcos administrations, muli po natin balikan ang tagpo. Kahapon sa kauna-unahang pagkakataon after 2,454 days na pagkakakulong, malaya na po itong si Leyla de Lima. At dito, nagpahayag po siya ng mga sumusunod. Panoorin po natin, mga tol. Makakalaya na po ako for years ang pagkakulong ko my whole being has been crying out for justice and freedom. For more than 6 long years, I've been praying so hard for this day to come. Alam niyo po, napakasakit. Ang makakulong na wala kang kasalanan at ayaw ko po ang mangyari ito sa iba. But I don't want to be sad or bitter today. This is a moment of triumph. Ay, nawala yung internet. Kaya gusto ko pong magpasalamat unang-una sa ating mahal na Panginoon na hindi niya po ako pinabayaan sa kanyang paggagabay ko sa akin. Fast forward natin. Naglalaban po ngayon lagi. Maraming salamat sa inyong media. Sa inyong... Dito tayo. Okay? Kawakas! Dito tayo. Makakalaya na po ako for years, their dedication and their commitment to fight for my causes. At pinapasalamatan ko rin po si Judge, si Honorable Judge Kenneth Guito sa kanyang patapatan sa batas at sa justisya. At gusto ko rin pong pasalamatan ng BBM Administration for respecting the independence of the judiciary. Yun naman ang katotohanan. This administration respects the independence of the judiciary. Totoo po yan. Hindi po kailanman nag-interfere si Pangulong Bongbong Marcos sa kaso nitong si Leyla de Lima. Kung meron mang dapat sisihin sa nangyari kung bakit nakapag-bail itong si de Lima, yun po ay kahinaan ng ebidensya ng gobyerno laban po sa kanya. Meron post itong si TPL3, share ko lamang po sa inyo. Kuwela po yung post niya. Pero gusto ko lamang pong i-share sa inyo. Ayon po dito kay TPL3, hinggil po sa kaso nitong si Leyla de Lima, sabi niya, huli na pala ako sa chika. Nakapagpiansa pala si de Lima kahapon at pansamantalang nakalaya. Oy, well, ibig sabihin na magaling pala defense lawyers niya kesa sa mga government prosecutors natin. Toinks! Oh, yan ang paniniwala ni TPL3. Ah. Pero sa ganang akin, actually, kahit gaano kagaling ang prosecutor natin, kung mahina ang ebidensya, hindi talaga ubra sa defense counsel. Simple lang naman po yun eh. Ang kagalingan kasi ng abogado, nakabase din po yan sa ebidensya. Kung ito ay mahina o kung ito ay malakas, kahit gaano kagaling ang isang abogado ng akusado kapag ka napakalakas ng ebidensya laban dito, sigurado matatalo po ito sa kaso. Tuloy natin ang sinabi po ni TPL3. Anyway, huwag sana nating i-confuse ang pag-grant ng korte ng pagpiansa o bail sa pag-absuelto. May punto siya. Ito po ay pansamantalang kalayaan lamang. Hindi pa po totally acquitted si Leyla de Lima. Meron pa po siyang kinakaharap na kaso. Tuloy natin. Hindi pa absuelto si Madam sa kaso niya. Pagkaklaro lang, tuloy pa ang kaso. Kaya sa mga government prosecutors,
na mag-handle pa ng kaso against Delimaw, galingan pa ninyo. Okay? May pag-asa pang maibalik nyo si Delimaw sa jail. Ipakita na ninyo pagka-established nyo. O yan. At ayon naman sa post nitong si Sir Benji Contreras, puntahan po natin ang kanyang post para po ito sa mga DD sheets na naniniwala na nakialam si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang post ni Sir Benji Contreras. Nakapagpiyansa si De Lima dahil mahina ang pagka-establish ng guilt nito sa kaso. Ay, i-correct natin ang bahagya, ano? Kasi baka ma-misinterpret tayo rito. Nakapagpiyansa si De Lima dahil mahina ang ebidensya. Iba po kasi yung ebidensya sa pag-i-establish ng guilt. Magkaiba po yun. Ano? Ang pag-i-establish kasi ng guilt, syempre, kapag ka matatapos na ang paglilitis sa kaso. Ang petition for bail, ang ginagawa po kasi dyan, ay ipepresenta lamang ng prosecution na ang kanilang ebidensya ay malakas, kaya hindi dapat payagan ng korte ang pansamantalang paglaya ng akusado. Kapag ka hindi na-established ng prosecution na malakas ang kanilang ebidensya, papabor siyempre sa petition for bail ng akusado ang korte. Sabi pa po dito nitong si Sir Benji Contreras, sisihin nyo yung nag-file ng kaso, pati na yung mga prosecutors. Isama na rin nyo yung pag-recant ng mga witness. Huwag si PBBM. De Lima was acquitted in the first drug case on February 2021 during Duterte admin. Ibig sabihin ba, nag-interfere din si Duterte para mapawalang sala itong si Rodrigo itong si Leila De Lima? O, common sense lang naman yan, mga tol. Na-acquit si De Lima noong panahon ni Duterte dahil mahina ang ebidensya sa unang pagkakataon. Ikalawang pagkakataon, acquitted on May 2023. Granted bail in the third yesterday. RTC is under the judiciary headed by CJ Gesmundo. And alam naman natin na itong si Chief Justice Gesmundo ay appointee ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya huwag niyong isisi kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nakalaya itong si Leila De Lima. Simple lang naman ang sagot. Bakit nakalaya pansamantala si Leila De Lima? Dahil mahina ang ebidensya ng prosecution laban kay Leila De Lima.